pagdating ng nakakatakot kaysa COVID-19 o pandemya. Ang takot ay isang emosyon na tugon sa mga banta at panganib. Ito ang pangunahing mekanismo sa pagkaligtas ng buhay na nagaganap bilang tugon sa particular na estimulo katulad ng sakit o mga banta ng sakit. Ang takot sa isang pangkat ng mga pangunahin o likas na emosyon kabilang sa mga pangkat ng mga emosyong ito ay ang kaligayahan, kalungkutan at galit. Naiiba ang takot mula sa kaugnay na katayuang emosyon ng pagkabahala na karaniwang nangyayari na walang kahit anumang panlabas na panganib. Karagdagan pa nito, may kaugnay ang takot sa mga particular na resulta ng mga banta na nakikita bilang hindi maiiwasan o hindi mapigilan, kagaya sa pandemya na pwedeng magbigay takot sa nakakarami lalo na kung hindi napaghandaan o maraming napipinsala. Ang pandemya ay isang epidemya ng kakahawang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng mga populasyon sa isang malawak na rehiyon, isang lupalop o kahit pandaigdigan. Isang halimbawa ng pandemya, coronavirus. Ang coronavirus ay isang malaking pamilya ng mga virus na maaring magdulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV at Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV. Ang coronavirus nCoV ay isang bagong uri na hindi pa nakikilala sa mga tao. Maraming mga coronavirus ang natural na nakakahawa sa mga hayop, ngunit ang ilan ay maaaring makahawa sa mga tao. Ang mga coronavirus ay naisip na kumalat sa hangin, sa pag-ubo, pagbahing at malapit na personal na pakikipag-ugnay o sa paghawak ng mga kontaminadong bagay o ibabaw, at pagkatapos ay sa paghawak ng bibig, ilong o mata. Karaniwang naipapasa ang sakit sa mga ibang tao sa malapitang pakikitungo, kadalasan sa pamamagitan ng mga maliliit na patak pag umuubo, bumabahing at nagsasalita. Kadalasan nahuhulog ang mga patak sa sahig o sa mga ibabaw sa halip na lumilipad sa hangin sa malayang distansya. Di gaanong karaniwan maaring mahawakan ng isang tao kung hahawakan niya ang kontaminadong bagay at pagkatapos nito ay hahawakan niya ang kanyang mukha. Ang sakit na coronavirus na pandemya ay maaring maging nakaka-stress para sa mga tao. Ang takot at pagkabalisa tungkol sa isang bagong sakit at kung ano ang maaring mangyari ay maaring maging hinang matitinding emosyon sa mga matatanda at bata. Ang mga pagkilos sa kalusugan ng publiko tulad ng paglayo sa lipunan ay maaring makaramdam ng mga tao ng pag-iisa at maaring dagdagan ang stress at pagkabalisa. Gayunpaman, kinakailangan ng mga pagkilos na ito upang mabawasan ang pagkalat ng isang pandemya. Ang isang malusog na paraan at epektibong hakbang para maagapan at maiwasan ang pagkalat ng pandemya o pagkahawa ay mahalaga para sa individual at pamayanan. Sa karamihan, nagiging katakot-takot, nakakapagod at nakaka-stress ang pagdating ng hindi inaasahang mga sitwasyon. Ang stress sa panahon ng isang nakakahawang sakit ay maaring maging sanhi ng mga takot at aalala tungkol sa sariling kalusugan at kalusugan ng mga mahal sa buhay, sitwasyon sa pinansyal o trabaho o pagkawala at limitasyon ng mga serbisyo. Si Jesus ay may isang paraan ng pagsasalaysay ng mga kwento o talinhaga para sabihan ang mga tao para sa dumarating na pangyayari. Para sa marami, ito ay isang magandang kwento at paalala mula sa Biblia tungkol sa mga lampara, langis at paghahanda para sa isang kasal. Gayunpaman, ang parabola ay talagang isang babala tungkol sa mga kondisyon na umiiral ngayon na may temang paghahanda sa hinaharap at ngayon at maging marunong. Ang target na madla ay ang henerasyon na makikita ang pagbabalik ni Hesukristo. Ang talinhaga ay nauugnay tungkol sa mga huling araw na kaganapan. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis, habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay ng hating gabi
kusina, biglang may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal. Halikayo at salubungin ninyo. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang na marurunong, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede, di magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya ay dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 6. Mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito, dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng nanganganak na at hindi sila makakaligtas. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya nga huwag tayong maging pabaya tulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Matthew chapter 24 verse 29 to 31. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay magyayanig at mawawala sa kanikanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito, at makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trompeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Nakahanda ka na ba kagaya sa paghahanda at maging marunong sa pagdating ng isang pandemya? Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang sumusunod.